What's up, mga friends? So, nandito na naman tayo, mga kakauntuhan. Cardio ulit tayo. So, medyo, kung mapansin nyo, medyo madilim pa. Kasi, technically, maaga pa talaga. Mga 5:30 pa lang yata, o 5:30 ng umaga. So, third day ng cardio natin dito sa ECQ series. So, pangatlong araw natin to. So, yung first time na nag-cardio tayo, I think Monday yun, last week. Halos 4 oras yata ako sa grocery, nakapila bago nakapasok. Dahil umalis ako sa bahay, medyo late na umaga na rin, mga 7 o'clock na yata yun. So, inabot ako ng 4 oras, sa pila pa lang. So, ngayon, tatry ko na umalis na mas maaga para tinan natin kung gaano tayo katagal ng pila. Kasi ang open ng grocery is 6 o'clock. So, titignan natin yan siya ngayon, mga kakuntuhan. Later, share ko rin sa inyo yung experience na gawa natin dun sa 2 araw na nag-cardio tayo last week. So, sa lahat ng pwede magawang opportunity para magkaroon lang tayo ng exercise, yan ang ginagawa ko. So, hopefully, sana kayo din. Kung anong pwede nyo magawa, lalo na ngayon naka-home quarantine tayo lahat, pare-parehas, lockdown. So, hindi tayo makaalis, makagalaw, so sa bahay lang. So, kailangan we take this opportunity para makapag-exercise pa rin kahit paano. So, ako, instead na gumamit ng ibang mga sources ng transportation, eto, nag-bike tayo para maging form ng cardio exercise dahil almost 1 month na o mag 1 month na tayong naka-lockdown. I think nag-start yung lockdown natin mga March 15 or March 17 yata. Yun talagang total lockdown. At from then on, wala na tayong na-experience na exercise or anything. So, kaya challenges talaga. So, mamaya, I'll also put on the description box. Ito, i-click nyo rin dyan sa taas. Yung isang video na ginawa ko na nag-home workout ako, yung nag-akyat bahay tayo, mga friends. So, mga kakwentuhan, yung ginawa natin noon. So, ulit, mamaya i-share ko sa inyo, mga kakwentuhan, yung experience natin during the pagka-cardio, pag-grocery, pamamalengke, yung gagawin ko, share ko mamaya sa inyo, alright? So, later ulit, mga kakwentuhan, so, focus muna ako dito sa pagbabay ko, medyo delikado na, dumadami na yung mga lumalabas sa mga bahay nila para mag-schedule din ng grocery, so, okay? Later na ulit. Mga friends, nag-bike lang tayo ngayon. Nabukan natin mag-grocery gamit lang bike. Antimbakante yung mga kalsada. Dito na naman tayo. Nag-bike tayo ulit ngayong araw dahil wala tayong gym exercise. So, naisipan ko mag-cardio ulit. So, fasted cardio ginawa natin. Coming from 20 hours of fasting. So, nag-cardio tayo.
Sinabay ko na yung pamamalengke, so pumunta ako ng palengke. Maaga akong umalis kanina sa bahay. Madilim pa nung umalis ako sa bahay, so ngayon pauwi na ako, pabalik na ako. So medyo hingal na dahil almost mga 1 hour din ako nagbabike. So magandang cardio workout na to for today. So for this week, kakapag dalawang beses ako nag-cardio, Monday tsaka ngayon, this is very good opportunity. So sa tuwing may opportunity, laging gamitin natin yung mga friends, no, mga kantuhan. So ayan, hingal pa. Ay nako, lockdown pa more. Alright mga kakwentuhan, so ito, tapos na tayo mag grocery, so pauwi na. Inabot din tayo ng mga 3 hours or more, 3 and a half hours I think, bago matapos. 2 hours bago makapasok sa loob. Pero sa loob naman ng grocery, konti lang. So just a little observation. So just a little observation is that I think yung mga establishments naman, so I think pinapractice naman nila yung social distancing. Ang real challenge na talaga is nasa atin ng mga tao, no? Kung ipapractice din natin yung social distancing. Kasi ini-implement naman ng mga establishments, eh. Kaya lang tayo, minsan hindi natin mapigilan na, lalo na sa pila, dahil nagmamadali tayo makapasok. So, na minsan nakakalimutan na natin yung ipractice talaga yung social distancing. So, nasa atin pa rin disiplina kung paano natin gagawin. So ulit, nasa atin ang magiging success nitong, so mapupunta talaga sa atin ang magiging success nitong social distancing na to. So tayo dapat maging disiplina para patupadin ito, okay? So pauwi na ako mga kakwentuhan. So maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi!